Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Rochelle, ang inyong makakasama sa umagang ito. Samahan niyo muna akong manalangin bago tayo magsimula. Aming kaibigang Jesus, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin para kami ay makapag-aral muli ng iyong salita. Dalangin po namin na kayo po ang magturo at manguna sa inyong lingkod. Gayun din po, gabayan mo po ang bawat bata na kasama namin ngayon sa aming online worship. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaralan natin ngayon ay may pamagat na nagsimulang mangaral si Jesus. Sa mga nagdaang linggo, pinag-aralan natin ang tungkol sa pagsisimula. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang pagsisimula ni Jesus sa kanyang pangangaral. Dito din sa kwento, malalaman natin bakit ipinadala ng Panginoong Diyos si Jesus dito sa lupa. Pero bago tayo magsimula, may papakita muna ako sa inyo isang larawan. Ang tawag dito ay scroll. Dito sa scroll, nakasulat ang Biblia noong unang panahon. Ito yung ginagamit bago pa maimbento ang libro o ang aklat. Ito ay malaki at mabigat. Dito sa scroll na to, makikita ang ipinangaral ni Jesus doon sa mga tao. Tayo magsimula. Bumalik sa Galilea si Jesus na sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumasa kanya ang Espiritu noon pa lamang nung binautismuhan siya ni Juan Bautista doon sa mga naunang kwento. Kahit siya ay sinubok sa mga nagdaang mga verses ni Satanas, ay ito ay kanyang napagtagumpayan. Napabalita rin sa mga kalapit bayan ang tungkol kay Jesus at sa lahat ng kanyang mga ginagawang kamangha-mangha. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. Alam niyo ba kung ano yung sinagoga? Ang sinagoga ang tawag sa kanilang simbahan kung saan nagpupuri sila sa Panginoon katulad ng mga Hudyo. At doon din pumupunta si Jesus tuwing araw ng Linggo. Tapos, umuwi si Jesus sa Nazareth. Sabihin niyo nga, Nazareth. Magaling. So dito talaga nakatira si Jesus, ang bayan kung saan siya ipinanganak at lumaki. Ang mga tao doon sa Nazareth ay kilala siya. At ang mga matatanda doon ay nakita na siyang lumaki. At noong nangyari ang kwento na ito, siya ay malaki na at matagal na siyang nawala sa Nazareth. Dahil nakasanayan ni Jesus na pumunta sa sinagoga, tuwing araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. At ang kasulatan na ito ay nakasulat sa scroll na ipinakita ko sa inyo kanina. Ibinigay kay Jesus ang aklat ni Propeta Isaias. Excited ang mga tao at iniisip kung ano ang gagawin ni Jesus. Gagawa din ba siya ng kamanghamanghang bagay? Tulad ng ginawa niya sa ibang bayan, ganun yung mga iniisip ng mga tao. Binuksan ni Jesus ang scroll. Inilipag niya ito sa mesa at binasa ang mga verses na gusto niyang basahin. Ganito ang sabi, "Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin," o "God is with me," sapagkat hinirang niya ako. "God has sent me," upang ipangaral sa mga mahihirap ang magagandang balita. Ito yung mga magagandang balita.
ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya. Hindi ito yung mga bihag na nakakulong, kundi ito yung mga bihag ng kasalanan. Sabi ni Jesus, sila ay lalaya. Sa mga bulag naman, sila ay makakakita. Natutunan natin sa Biblia ang iba't ibang kwento na pinagaling ni Jesus ang mga bulag. Gayon din ang mga tao na bulag sa katotohanan. Upang palayain ang mga inaapi o yung mga binubuli, mga pinahihirapan. Ang layunin kung bakit si Jesus ay bumaba dito sa lupa ay para palayain ang mga bihag, bigyan ng paningin ang mga bulag, at palayain din ang mga inaapi. Upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Maraming beses na narinig ito ng mga tao dahil ito ay nasa Biblia. Pero hindi sila sigurado kung sino yung tinutukoy ni Isaias. Kung sino ang hinirang o pinili para ipangaral yung mabuting balita para sa mga mahihirap, para sa malulungkot, sa mga bulag at sa mga inaapi. At sino mang hindi maganda ang pamumuhay na hindi nais ng Panginoon. Sino itong pinili ng Panginoon para gawin ang mga ito? Yun ang mga iniisip nila. Nang matapos si Jesus ng pagbasa ng kasulatan, inirolyo niya ulit yung scroll at isinauli sa tagapag-ingat. Naupo si Jesus at ang lahat ng mga tao ay naghihintay sa kanyang sasabihin. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad na ngayon. Marami yung mga natuwa nang marinig yung magandang balita na sinabi ni Jesus. Pero may mga tao din naman na hindi naging masaya. Pero lahat ng taga Nazaret ay nalaman bakit ipinadala ng Panginoon si Jesus, at malamang tayo din. At tulad ni Jesus, pwede din tayong mag-share o magturo sa iba kung sino siya at ang mga ginagawa niya sa ating buhay. Pwede din tayong mangaral katulad ni Jesus. Kung hindi mo pa ito nagagawa, ito na yung simula para makapag-share ka sa mga kapatid mo, sa mga kaibigan mo, o kaya yung mga kasama mo sa bahay kung hindi pa nila nakikilala si Jesus. Katulad ni Jesus, kaya din nating mangaral. At ito na yung simula para gawin natin iyon. Para marinig ng mga tao yung mabuting balita na itinuro sa atin ni Jesus. Naintindihan niyo ba yung ating kwento? Mabuti. O sige, tayo'y manalangin. Aming kaibigang Jesus, salamat po sa kwento na natutunan namin sa araw na ito. Nalaman namin kung paano nangaral o nagsimulang mangaral si Jesus. Natutunan din po namin kung bakit siya ipinadala mo sa amin para makakita ang mga bulag, para palayain ng mga bihag at mga inaapi. Salamat po Panginoon dahil isa kami sa mga bihag ng kasalanan at ngayon malaya na. Isa din kami sa bulag sa katotohanan na ngayon nakakita na. At isa din po kami sa mga inapi o pinahirapan ng buhay, pero ngayon malaya na. Salamat po Panginoon. Salamat po sa mensahe mo at tulungan mo po kami na mag-share din o i-share din namin ang natutunan namin sa iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.